Yun, good day mga boss. Yan, good day mga kaaga. Yan, welcome na naman sa aking panibagong vlogs. Yan. Kung gusto niyo yung mga ganitong vlogs, yun, pa-subscribe naman ang aking YouTube channel at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. Yan, nandito tayo, yun. Nandito tayo sa ating scooters. Yan, hindi ko na babanggitin anong ano to at sa mga naka-update sa aking YouTube channel, alam nyo na anong motor ko yon. Basta scooter siya, Mio scooters, di ko nababanggitin yung brand para hindi naman sila na. Yan, dito tayo, nag Bighorn. Yan, ituturo ko lang sa inyo dahil ginawa ko kasi tong ano na to, kinunik ko tong Bighorn nya, wala akong cameraman, nahirapan ako mag ano, tapos mabilisan, kailangan ko kasi makunik at maano lang ang oras ko, kapiraso lang yun. Yan, kinunik ko na siya. Yan, napasilip lang tayo. Yan, mabilisan. Yan, dalawa yan actually. Testing natin dalawa. Dalawa yan. Dalawa yan siya. Yung isa nandito sa ilalim. Yan, nandito sa ilalim nilagay ko. Yan, pasensya mo na tinali ko na wala pa akong bracket. Mabilis ang gawa lang yan. Yan, nasa ilalim po yung isa. Ito kasing isa, hirap ko i-cash siya dun sa loob. Naghahanap ako ng ano, pag may oras ako, nagawa ko siya ng paraan, mga bracket dun. Yan, kinash siya. Yan, pasilip kung paano ko winiring. Yun. Nilagay ko na dito yung aking relay. Yun. Yung relay ko, nakarekta pa siya. Pero babaguhin ko yan para hindi naman ma-stress yung relay at hindi mag- collapse yung kanyang busina. Yan, nakarekta pa yan pag sinusi mo siya. Yan, yan, umiilaw siya, di ba? Yun gumagalaw yung relay yan. Yung mamurahing relay lang yan, transparent, nabili ko sa Nike yan. Wala, mura lang yan, wala pa 100. Kasama na siyang mga ano, terminals. Yan, mag-asawa na yan, kasama na po yung ano niya, sakit. Yan, basic lang tayo yung ang ginawa ko rito. Yan, siguro suggest lang din, ang una nyong ano yun, pag-aralan nyo yung wiring ng relay. Yan, mayroon dyang number 30 87 85 86. Yan, ang ginawa ko rito yung galing sa baterya, number 30 yan, kasi rekta nga eh. Dapat kasi siguro mahirap to intindihin. Sa mga nakikintindi, dapat hindi ito rekta kasi busina to. Dapat iilaw lang yan pagka nakapag, ano na siya, nakapag pindot ka na dun sa switch. Yun, switch. Dapat iilaw lang yan. Dahil, ang ginawa ko, say, mabilisan, kulang sa wire. Kasi mahaba kasi, kailangan pa ng isang wire pagka mag, hindi mo siya irerekta. Yung kumbaga sa switch mo siya ipadaan yung number 30. Yan. Ang ginawa ko, nirekta ko muna yan, number 30, nirekta ko doon sa baterya. Siyempre, maglagay kayo, huwag nyong kalimutan maglagay ng fuse. Yan, nirekta ko lang siya, tapos pinagapang ko yung wire yon, papunta doon sa switch. Yan, naintindihan nyo, gets nyo? Yan, nirekta ko lang siya, isang wire, tapos dito, accessories wire, kunin nyo ko siya, inano ko lang siya, kasi may isa na akong, ano, nakaano kasi ako eh. Naka fast charger ako, may relay ako, kaya dito ko na ginaya ko na dito yung accessories wire pati yung ground, magkapareho na. Pero ito, iniba ko yung ground ito para solid talaga yung flow doon sa busina siya, hindi siya mag-flap. Pero ano pa lang yan, rekta lang yan, ibig sabihin hindi talaga siya, mas maganda yung hindi nakarekta para malakas ang pasok ng kuryente. Ito kasi nakarekta, pag sinusi mo siya, automatic, yan. Yun, oh. Pag sinusi niya, nakita ba? Yan, pag sinusi mo siya, yun. Maangat yung ano na yun. Yan, ikita, yan. Yan, umiilaw siya, yan. Umiilaw siya ngayon. Yan, pag sinusi mo siya, ilaw. Tapos sasara. Bumukas, sasara, di ba? Ibig sabihin nakarekta po yan, katulad yan dito, nakarekta din. Pero para accurate para sa akin yung busina, dapat hindi yan nakarekta para hindi siya mag-agawan pag may
gagamitin lang to yung relay sa busina. Pagka naka pinindot mo yung ano, gagana lang dapat yung relay pagka pinindot mo yung horn niya. Pero okay rin naman, nakarekta kasi sa mga sasakyan, halos nakarekta naman lahat. Sa mga jeep na yan, mga ginawa ko yung mga, kasi sa jeep more on ano talaga yan, DIY, hindi po yan wiring ng professional. Halos lalo pag may kalumaan, hindi po yan wina-wiring talaga ng galing sa company seal. Kasi yan, jeep, wala namang ano eh. Yan, pinagapang ko lang siya, yan, balik tayo. Yan, pinagapang ko lang siya, yung number 87. Yung 87 na wire, usually yun na yung ano niya, power niya dito. Yan, number 87. Yan, pinagapang ko, imagine nyo na lang. Yan, pagapang siya, pupunta dun sa switch. Yan, dito naman sa switch. Siyempre, yung sa switch na, kinunik ko yan. Pero yung out ng switch, yung in dito sa switch. In, yan, yung in yan, kinunik ko siya dito. Hinanap ko yung wire, yan, yung sa ganitong motor kasi, black yung nakita kong wire. Pero, black-pink yan sila eh. Yan, yung out yan, pink. Yan. Kuninik mo siya, yan sa black, yun, din nagkaroon na tong power. Pag pinindot mo siya, mag-out yung power doon sa pupuntang busina. Kasi nakakunik naman yung busina. Yan, dito lang, pansamantala, yan, dito muna, kinabit ko muna to dito. Yan, buti may bracket na ako dati. Yan, kinabit ko muna. Ito yung wire, nakalutang muna, pansamantala, yan. Yan lang mga boss, yan, pasilip lang tayo. Sana may natutunan kayo dati sa mabilis ang video natin. Yung wire natin, hayaan muna natin yan at wala pa tayong pambilin tubo. Pero pag nagka-pera tayo, lalagyan natin siya ng tubo. Pag nagkaroon tayo ng budget, ma-safe talaga may tubo kasi ito naka-ano to. Pero yung wire na to, medyo may katibayan naman to, automotive naman to, medyo matikas siya. Yan, yan lang mga boss at medyo may kalakasan yung ating busina, mas safe po yan. Kaya suggest ko sa mga nagmumotor yan, mas safe po, lalo na kung ganito, mga maliliit ang motor, 40 ng mga gulong, maliit talaga siya sa highway, unlike dun sa mga 70, medyo mataas pa siya yung tindig niya. Dito siguro, mas maganda siguro, naka big horn talaga. Yan. Yan, itong ilaw, may vlog na ako nito, i-upload ko na lang sa ilaw, paano ko kinabit to. Naka-relay din to, kasi naka-connect to sa fast charger. Tapos ito, yan na. Yan lang mga boss, Agassi sa vlog, save money, save time, peace, at gusto ko shout out ang King Number 1 sponsors, yun, Chian Vlogs, shout out sa iyo at ingat lagi, stay safe.